yan, mga amigo, ano po kaya ang lasa ng pambota at kaldereta na pinagsama sa isang kaserola? Good afternoon mga amigo. Magandang hapon, Equatorial Guinea. Magandang gabi, Pilipinas. Nandito naman po tayo sa may kalsada nila Chamame, na kung saan bagong linis ang kanilang bakuran. Siyempre, ano pa ang gagawin natin dito kung hindi makikain ng tanghalian? Naliligo yung mga bata. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. ¿Qué tal, Hermi? Estoy bien, bien, bien. Gracias, gracias. Buenas tardes, chica. Buenas tardes. Pronto, y pronto, así. Sí, pronto, ¿no? So, ayan mga amigo, muli, nandito na po tayo kila Chamame at tayo ay magluluto. So, matagal ko na itong pinag-iisipan. Matagal ko na itong gustong gawin. Pero, walang pagkakataon. Parang kung ano lang eh. Matagal na pinag-isipan. Hindi, diba naaalala nyo po ang kanilang pambota na sabi ko ay lasang kare-kare, lasang kaldereta, lasang apretada. So, ako yung nag-iisip ng isang putahi natin na bakit hindi natin pagsamahin ang pambota at ibang ingredients ng pagkaing Pinoy tulad ng apretada at kaldereta. So, gagawa tayo ng pambotang isda pero sasahugan natin ng... Ano nga ba? sasahugan natin o lalahukan natin ng patatas, bell pepper. Kaya magiging lasa nito. So yun po, sasahugan natin ng bell pepper, lagyan natin ng patatas. Tingnan natin kung pwede, kung meron pa sila ditong carrots. So, ang magiging lasa po nito ay lasang pambotang kaldereta. So, ayan po mga amigo. Magluto po tayo ng pambokal. Pambotang kaldereta. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy, la cocina de hoy va a ser especial. Comida africana y comida filipino. Comida africana y comida filipina, pero toda la mezcla. Va a ser ahora pambota con caldereta. Oh, ¿se llama? Se llama pambo caldereta. Muy bien, Amir, Amir. So, ayan mga amigo, tagawa po tayo ng pambota at caldereta. So, ito na po yung pinakasarsa ng ating pambokal. So, nagawa na po ni Chamami ito. At ito po ang mga ingredients. Merong sibuyas, merong kaldo, meron po tayong carrots, repolyo, carrots, patatas, tsaka bell pepper. And then ang pinaka lahok natin o pinaka sahog natin ay ito, preskong isda. Pelado. Ahora fresco pescado. Si llama esto pescado? Pescado de manga. ¿Qué? Pescado de manga. No, playa. No, esto colorado. Se llama pescado de manga, colorado. Matatawa si Hermi. Pescado rojo como lo es. Pescado habla, bla, 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 bla. Después saca mucho. Este pescado no puede ir a la olla sin hablar. Se llama bla, 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 bla. A ver si moja como dice. Ahora dice bla, bla.
So, ayan mga amigo, sisimulan na po natin ang pagluluto ng pambokal, pambota at kaldereta. So, ayan, ilagay po natin ang gulay. Iniisip ko nga kung lalagyan ng keso o cheese. Pero, malasang malasa na kasi ito eh. Kaya tingin ko, kahit na hindi nalagyan ng keso. Ayan. Galing! So, nakakain na kami ng pambota, nakakain pa kami ng kaldereta. Ang bilis kasi namin na kapag simulang magluto. Dahil ginawa na ni Chamami ang sarsa ng ating pambokal. So, sa hindi po nakakaalam, ang sarsa po nito ay makikita niyo po sa ibang video namin na ginawa nila Chamami. So, medyo matrabaho, pero sobrang sarap naman po kapag naluto ang kanilang pambota. So, ayan, lagay po natin yung mga patatas, bell pepper, at saka carrots. And then, ayan, sili. Lagyan natin ng pampaanghang. Masarap kasi ito pag ganito yung sili niya, oh. Mm. Sal. Sal, asin. Después, cebolla. Cebolla. Mm-hmm. Grabe, sobrang bango po mga amigo ng ating pambokal. Después, pescao. Lagyan natin ng peskado. So, yung mga ganitong isda, kahit na, kung ako kasi magluluto nito, ipiprito ko muna. Pekka naman, ilimpyo eh. Si. Pero, wala naman tong lansa, kahit na ilagay agad itong isda na to sa ating sarsa. Dahil si Chamame, kapag nagluto ya, ay naglinis siya ng isda, sobrang linis. Talagang malinis kapag siya ang naglinis ng isda. Grabe. And then, ilagay natin yung ating bell pepper. So, first time lang din po nila matitikman ito. Ang pambokal, pambota, at kaldereta. So, ayan mga amigo. Kung naaamoy nyo lang po, ang ating kaldereta at pambota, sigurado mapapa-exercise po kayo. Luto na po ang ating pambokal, pambota na may halong kaldereta na niluto ng Aprikano at Pilipino na si Chamame at si Kuya Raul. ¿Qué tal? Bien. Bien. ¿Qué tal? Bien. Ahora bien. No enferma. ¿Ha? Nada. Wala. Wala na. Malamig na. Hindi na siya kakagaya ka ng isang araw. Mainit eh. Ilang araw kasi itong nilalagnat. Pero ngayon, magaling na si Beverly at kakain na ng kaldereta. Sino ang busog? No. Si Misma! Busog! So yan mga amigo, sulit na sulit ang bisikleta ni Sopita. Tama nga po yung isang nag-comment na sa edad ni Sopi. Eh talagang nagmumuryot. Dahil kahapon, iyak ng iyak, hindi namin alam kung ano dahilan. Tapos, huminto din siya. Napagod. Eh dati, pinapatulan ni, ng mga bata ni La Misma kapag umiiyak si Sopi. Inis na inis si La Misma. Lalo na pag nagbibideo kami, si Misma ang inis na inis. Kasi si Misma talaga, tsaka si La Chamame, gustong-gustong nagbibideo. Pag nagbibideo kami, eh pag maingay si Sopi umiiyak, si Misma ang inis na inis.
Kakain lang. Dito lang po sa Africa yan. Bago kumain, nagkakantahan, nagsasayawan. Wow! Pambota! Caldereta! Pambota! Ayan. Kain po tayo mga amigo ng pambota at saka caldereta. Kaya lang alam nang siya, alam nang siya niya. Kapag nung lista kami, may hangin kami niya, may bingan niya, may bingan niya. Nakatuwa niya ba niyo? Nakatuwa niya na bilang lista ka niya ba yung hindi ba yung hindi bilang kasi kung nang siya na mamu. Nang siya kina yung patuloy niya po kay Filipino. Nakang ko na niya, ko na niya, kanya, lalang po siya na siya. Saya kamu boleh betul betul kita setor dan nanti anak mungkin cina lihat dan aku berarti dalam lihat jaga. Masa kamu lagi lah, ini naya saya ke suku. Ingin ni Sophie, nasa mood si Sophie ngayon, nasa mood. So ito po ang ating ulam ngayong araw, ang pambokal. At syempre masarap ito kapag may saging, nanilaga, yuka, at saka aros. So ayan mga amigo, ano po kaya ang lasa ng pambota at kaldereta na pinagsama sa isang kaserola? So ayan mga amigo, tikman po natin ang pinagmamalaking pagkain ng mga Aprikano, ang pambota, at pinagmamalaking pagkain ng mga Pilipino, ang kaldereta. Nasa isang kaserola. Hindi pa ba kami natatapos kumain? Sabi ni Tia Mami, Ruel, ipagpiprepare na kita ng pambokal. At ipatingin mo kay, no, kay Berjon tsaka kay Jose. So talagang maalalahan ito si Tia Mami kasi ang dami namin niluto eh. So tikman po natin ang pambokal. Masumarap. Mas masarap siya mga amigo kapag mayroong patatas tsaka bell pepper. Yung bell pepper niya lumasa at tsaka yung at basta yung bell pepper nito, ito, lalong sumarap nung nalagyan ng bell pepper. Pimiento, no? Sarap. The best. So sabi ko na eh, masarap ang lasa nito eh. So, ang hindi ko lang alam kapag nilagyan ito ng keso o cheese, kung masarap pa o
kung ano lasa. Pero masarap po mga amigo. So yan, daldal ng daldal si Sophie. Si Misma, yan. Mas arroz. Mas arroz. Quanto arroz? Nove. Yan. Napa-extra rice si Misma. Pangalawang arroz. También de Beverly. Napa-extra yuca. Si Alima, napa-extra yuca. Si Hermi, napa-extra... Napa-extra sarsa. Sobrang sarap niya. Nung nilagyan ng bell pepper, sobrang... Ano niya? Mas sumarap siya. So, gagawin ko ito sa bahay. Nilagyan ng maraming bell pepper, tsaka patatas, tsaka carrots. Ah, dati masarap na yung pambota, pero nung nalagyan nito ng bell pepper, lalo na yung bell pepper, para talaga siyang kaldereta na. Tapos sobrang anghang. Sarap! Tinek! 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 Lang. Tinek! Okay. Not tinek! Tinek! Grabe oh. Ubos! Ubos! Ayan. Grabing kumain si Alima ng isda, oh. Ayan, komida mo yun. Komida Filipino. Ako nga ba mo gusto, komida kong patata rin ito. At sige, kapagita mo yung kisi. Mama! Kano ito rin. Mama! Eso! Suplade, no? Pero okay. Talaga naman, oh. Masarap nga daw, sabi ni Alima, kapag daw may patatas tsaka may bell pepper. No! At dito po natatapos, mga amigo, ang ating pagkain. Dami kong nakain. Pawis na pawis pa ako. Lalo naman si Misma, oh. Tingnan yung kinain ni Misma, oh. Oh. Yung tinik niya, oh. Ikaw mo na. Oh. Ako medyo meron pa, eh, oh. Pero yung kay Misma, matindi, oh. So, ayan mga amigo, yun naman po ang ating video for today. At, ang galing. Ang galing ng pagkain na to. So, gagawin natin ito sa Pilipinas. Actually, mas masarap siya sa kaldereta, sa totoo lang. Walang sinabi yung kaldereta natin sa Pilipinas pag ito ang ginawa nyo. Kung baga yung pinakasarsa niya, lalagyan ng mga bell pepper. Tapos, tingin ko nga mas masarap pa ito kapag nilagyan ng... Kasi sa amin sa Nueva Ecija, yung kaldereta, nilalagyan namin ng gata ng nyog. So, sa susunod, gagawin ko naman to, yung pinakasarsa ng pambota, lalagyan ko naman ng gata ng nyog. Tingnan natin kung mas masarap. So, eto, the best na eh. The best ang luto ni Chimami. So, ayan mga amigo, yun lamang po ang video na for today. At maraming maraming salamat po sa maraming busog. maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa amin. Huwag po kayong magsawa mga amigo. At sabi nga po na sa mga nagko-comment ay hindi nga po nakakasawa ang panonood ng mga videos kasama ang Marimatinga ang Matinga family, pero totoo naman po yun kasi kada araw bago talaga namang maraming eksena at maraming ang daming eksena ni Chamame pagdating sa araw-araw at ngayon sila Chamame na ang naghahanap sa akin na kami daw ay mag-video araw-araw. So, ayan mga amigo, maraming salamat. Ba't kita ulit tayo bukas? Salamat! Adios! Bye! Bye! Adios! Hasta mañana! Pawis! Pambokal! 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 Ayan na po. Ubas! Ubas yung Alima, oh. Ubas! Itataob na lang ang plato! Ubas, limpio!